May grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Opo, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po ano, na lumalabas dito po sa committee. In fact, tomorrow po, mayroon po kaming nakaset sa committee hearing. Isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po. Utos nga ang mando ni Tamba to destroy Inday Sara sa kanyang ambisyon in 2028 mga palangga, then 4 years from now sa kanyang pagtakbo. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po isa sumiti pa sa Committee on Justice dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Yan talaga yung target kay Inday Sirain siya. So now you know, ipakalat nyo yan, i-comment nyo na sa Monday magkakaroon ng emergency meeting dyan sa House of Representatives, House of mga kawatan. So may nakakarating naman sa atin ng mga information, pero kung kayo dyan, like kayo yung mga gwardiya or whoever you are, mga staff dyan sa Congress, so makimatsyag na lang kayo. Alright, magkaroon ng emergency meeting at pag-uusapan nila kung paano nila targetin, panibagong target kay Inday Sara. So far, yung hawak daw nilang papel ay absences ni Inday sa DepEd. So, kung natatandaan ninyo yung scar ni Inday, nung sinabi niyang ginurgur siya, nasa DepEd pa rin siya noon eh. So, I believe, yun yung gagamitin kung bakit nag-absent siya. And, maano naman ni Inday yan? Maja-justify naman niya yan at well, sa inyong sa boses ng taong bayan, mas mananaig ang katotohanan. Kaya nga you rally behind them. So ngayon, actually recently, dito sa group chat namin, bago palang balita. It's about Inday din. So ngayon, nag-release sila na bulletin, lookout. Para pag umalis itong mga tao ito, magbakasyon or whatever, pipirwisyuhin nila ang buhay ng mga empleyado o yung mga officials under kay Inday. Ang nasa likod po nito, ang tatlong demonyo. Si Satanas, ni Satanas, si Bangag, at si Tamba. At ang mga kakampi nilang demonyo. Sabi ate, grabing ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Oh. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Eto talaga mga taong to, no? Ungrateful talaga. Walang pakialam. Napaka walang utang na loob at saka napaka makasarili. At saka imagining mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung ali, wala siyang ginagawa. Mm-hmm. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan ang galing yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. Now, ayon dito, sabi dito, a House panel has asked the DOJ to issue lookout bulletin order against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged mismanagement of government funds under the Vice President Sara. Ay nako. Ito pa lang mga palangga, hindi pa to convicted. 'Di ba? Iniimbestigahan. Ito 2022 pa itong issue. 125 million ang involved dito at ito ay hindi ninakaw. Paulit-ulit na itong naipaliwanag ni Inday. Hindi to tinakaw. Pero ulitin po natin ang 1.4 billion a day na flood control, walang gustong panagutin yung mga huwad committee na ito. Pero ito, dahil gusto nilang tirahin si Sara, gusto nga nilang gurgurin yan. Ang mga Duterte, kaya lahat na lang ng panggigipit,
lahat na lang ng pambubuli, lahat na lang ng pangaharas, lahat na lang ng pagpapabricate ng crime ay ginagawa. And the author and the brain ang mastermind dito, walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos Satanas. Kasi ganun ang insecurity niya kay Inday Sara, hindi lang sa alindog ni Inday Sara, sa lahat-lahat na. Dahil si Lisa, maliban sa dugyot. Sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, diba? Mm-hmm. Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang kaya, presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, you know, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. So, even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, uh-huh, yung mga bagong congressman. And, you know, you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talaga alam sa batas, may alam man, pero lumaki sa luho. So they don't know the people, they don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Actually, nag-usap na kami niyan eh, ni si Senator Bato, nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun. Okay, kasi di ba, kasi yun eh. Yung si, who's that guy? Kita mo, hindi ko talaga makalimang katandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So hindi ko, sino to, yung may evidence siya. Ah, si ano? Si Morales? Oh, si Morales. So, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Mm-hmm. Okay? Si PRRD, alam din niya. Mm-hmm. Pero kasi, politically, parang sinasabi, oh, hindi, galit lang siya, right? Mm-hmm. Pero si Mr. Nikki Cosseteng was saying it also. Yes. So, ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Diba, kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan yung gawin? Diba? Like what I said kanina, nagkakwentuhan tayo. Parang even the, you know, the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun ang wala na silang mabato. Mm. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niyo naman, I'm a born again Christian, ba't ko tinotolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga corrupt na politician. Yun lang ako. After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Walang aalis ng bansa. Ang totoo, mga guni-guni na lang, hallucination ng mga adik para atakihin ang Inday Sara. Kaya nga, kayong mga Duterte supporters dyan sa buong Pilipinas, you have to stand up, speak up. Kailangan ninyong wakasan na itong mga demonyong ito dahil only sa bangag administration, itong mga lookout na ito, itong mga kadyotahan na hindi pa convicted ang mga tao, wala pang napapotunayang nagkamali sila. Ito ay mga gawa-gawang kwento na ang authorized si Lisa Tanas, si Tamba at si Bangag ay naaapektuhan. Sabi nga ni Inday, di ba? Parang doon sa kanyang press con, kawawa naman yung mga taong ito, kaya siya nalang umarap dahil yung iba sa kanila may nagkaroon ng mental effects sa kanila, may impact sa kanila, hindi makatulog at kung ano-ano pa. So eto ngayon na gagawin na kasi likas na demonyo nga. Yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so defensive. Mm-hmm. 'Di ba? Parang saka mindsetting kasi sila always. Parang hindi parang ako ng parang talagang ganito. Kasi ang ginagawa nilang style, is minamindset nila yung mga mamamayang Pilipino na ay hindi totoo 'yan. Ako naniniwala ako kay Colonel. Mm-hmm. Kasi first and foremost, hindi niya i-release yung kanyang buhay. Correct. At ng kanyang pamilya para, you know, para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. Mm-hmm. And you know, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Mm-hmm. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng pagka, you know, ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba. So, kina Dan Fernandez, hindi
hindi naman dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, you know, hindi na natin yan natatanayin kasi halatang halata naman, di ba? Ano yon? Parang una, hindi sila marunong sa batas, nabababoy ang Congress. You know, they're doing things, ano, na against it. Diba? Sabi nga ng, you know, may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. Diba? Nagmamagaling sila. Meron, the way they, look at Senate and Congress, to, pag nag, nag-investiga sila, napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, huwag niyo ako sisigawan. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.